Isang mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid, kumusta na po kayo? At ang patuloy na pag-iingat, patnubay ng Panginoon ang siyang sumainyong lahat. Happy Sunday po! At tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Romans chapter 12 verse 2. Babasahin ko po at ganito po ang sinasabi ng talata. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Tayo po ay sandali munang manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kami nga po ay muling magkakasama-sama sa pag-aaral ng iyong mga salita. Pinagkakatiwala ko nga po ang sandaling ito na magpakahayag nga po kayo sa amin, mangusap nga po kayo sa amin at patuloy nga po ang inyong banal na espiritu ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan upang makilala ka pa po namin at sa iyong kalooban kami nga po ay susunod at kayo lamang po ang aming masamba sa espiritu at katotohanan. Sa iyo lamang po ang kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating pong pag-aaral ay continuation ng pag-aaral natin nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo, a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito yung Romans 12:1. At ito po yung mga points ng ating pong pag-aaral para magiging living sacrifice na kalugod-lugod at katanggap-tanggap tayo sa ating Panginoon. Makikita natin, give ourselves willingly to the Lord. Naalala pa po ba? Pangalawa, give our wonderful offering to the Lord. Ito yung best offering natin sa Kanya. At yung pangatlo, give our whole body to the Lord. Yung buong pagkatao ay ibibigay natin sa ating pong Panginoon. At ngayon naman, sa verse 2, at ito po yung ating pagtalakay. Babasahin ko po uli, pero sa English Bible naman. Ang sabi po nung talata ay ganito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern that it is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Isang napakagandang bagay, mga kapatid. Yung dalawang salita na ito na pwede nating pansinin sa ating pag-aaral ngayon. Yung salitang conform, yung naka-highlights po dyan na makikita ninyo, at yung salitang transform. Sa Tagalog, kung babalikan natin yung pagkakasalin, huwag ninyong tularan. Ito yung salitang conform. Huwag kayong tumulad sa mundong ito. Huwag ninyong gayahin. Huwag ninyong kopyahin ang ginagawa ng mundong ito. At yung pangalawang salita, but be transformed, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang ating mga pag-iisip. Kaya nga, sa dalawang ito, titingnan po natin ang ating pong pagtalakay. Gusto ko po siyang ipapansin. Ang sinabi nung una, do not conform. Ito po ay negative command. Katulad ng sinabi ko, huwag nating tularan, gayahin ang sistema ng mundong ito. Pangalawa, but be transformed. Ito po yung positive command na dapat po nating gawin. Hayaan natin ang Diyos na siyang kumilos sa ating mga pag-iisip upang maranasan talaga natin ang tunay na pagbabago. Ang tanong, ano ba yung pagkakaiba ng dalawang ito? Tingnan po natin. Kapag sinabi nating do not conform, if the word controls your mind, you are conformer. Sa madaling salita, kung ang mundong ito ang may hawak o ang may control ng ating pag-iisip, tayo ay conformer. Pwede yung salitang compromiser, na tayo ay nakikihalubilo sa sistema ng mundong ito. Kaya nga, kung ating pong papansinin, mga kapatid, hindi ba't napaka-expose natin sa mundong ito? Dahil tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sabi nga, tayo ay nasa mundong ito, pero hindi po tayo para sa mundong ito. Kung ating pong papansinin yung mundong ito na siyang pumapasok sa ating buhay, sa ating sistema, at kung hindi tayo magiging maingat, ginagaya na natin ang pattern o ang pamamaraan ng mundong ito. Kaya nga ito po yung you are copying the pattern or the system of this world. Kaya nga meron tayong mga term kinain ng sistema. Sa internet, sa Facebook,
sa TikTok at sa iba't iba pang mga kaparaanang nauuso at marami pa, hindi naman masama. Pero kapag ito na ang ginagaya talaga natin, dapat nga yung mundo ang gumaya sa atin. Pero ang nangyayari kung hindi po tayo magiging maingat, tayo na ang kinakain ng sistema ng mundong ito dahil tayo ang gumagaya sa kanila. Sa halip na sila ang gumaya sa pamantayan natin bilang mga mananampalataya na naniniwala sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yung pangalawang salita, makikita natin, if God controls your mind, kung ang Diyos naman ang siyang may hawak ng inyong isip, ang tawag doon, you are transformer. Naroroon po yung tunay na pagbabago dahil ang Diyos lamang ang tunay na makagagawa niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang isang paliwanag niya, you are renewing your mind on God's Word. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ito yung ipinapasok natin sa ating mga isipan na siyang ginagamit ng Diyos upang baguhin ang bawat isa sa atin. Ang tanong, saan ka sa dalawang yan? Sana hindi tayo magiging conformer o nagiging compromiser, ngunit tayo ay nagiging transformer na yung pagbabago ng salita ng Panginoon na kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito yung nais ng Diyos na mangyari. At ito yung kalooban niya. Pansinin natin ito sa ating talata. Ang sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Bali, huwag po nating gayahin, huwag nating tularan, but be transformed by the renewing of your mind. Ini-highlight ko yung salitang transform. Transform, ano nga bang ibig sabihin nito? At makikita ninyo yung picture dyan ng isang butterfly o paru-paro na magandang kaisipan para mas lalo pa nating makita o maunawaan kung ano nga ba yung sinasabi ng talata. Ang salitang transform, kung ating titignan sa original language na kung saan naisulat yung New Testament, ito yung Greek word, God wants to transform. Ito po yung salitang metamorpho. Metamorpho, our mind. Ito daw yung salitang transform. At yung salitang iyon, dito daw natin kinuha yung salitang metamorphosis. Familiar po ba kayo sa salitang metamorphosis? Hindi ba sa school, especially sa science, nabanggit yan minsan o absent kayo noon, kaya hindi na naalala. Ang sabi dyan, it describes a change from within. At yun ngang picture dyan ng butterfly, na ito ay isang proseso na ginagawa na galing sa kalooban, kaya nga change from within. Hindi sa labas lang ang nabago. Kasi nga ang problema, kung ang panlabas lamang ang nabago, pero yung puso at isip ay hindi nabago, malaki ang problema. Kaya nga, ito yung tinatawag na hypocrite. Ito yung pakitang tao na kapag nasa public na lugar lang tayo, mabait, ang galang. Kapag nasa private na, lumalabas yung tunay na ugali. Kapag mayroong nagbabantay, okay. Pero kapag walang nagbabantay, nagwawala. Hypocrite. Kaya nga ang pagbabago ay hindi ito yung sa labas lamang na hindi nabago yung puso o yung isip. Kaya nga ang tunay na pagbabago, ito po yung sa puso natin, yung sa isip natin na ginawa ng Diyos. Kahit wala ng taong magbabantay sa iyo, patuloy na makikita yung pagbabagong iyon sa kalooban hanggang sa labas, sa ating pananalita at maging sa ating pong pag-uugali. Kaya nga mga kapatid, makikita po natin ito na metamorphosis. At pansinin natin yung ginamit na picture. Hindi ba ito yung egg, tapos naging larva? Ano ba yung larva? O caterpillar yata yan sa ibang salita, na uod na nakakadiri daw, pero nagiging pupa doon sa loob ng cocoon, nadidevelop pa siya doon ng ilang araw hanggang maging magandang butterfly. Makikita natin yung metamorphosis o yung proseso. Dahan-dahan, unti-unti, pero makikita natin na mayroong tunay na pagbabago na nagiging maganda. Alam po ba nyo, ito rin naman ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi bigla, ngunit yung dahan-dahan, unti-unti, galing sa ating kalooban, sa ating isip, na kung saan nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo, Christ-likeness. At ito rin naman yung sinasabi na from glory to glory, He changes me. Mga kapatid,
tingnan natin ito sa ating pong pag-aaral na ang pamagat transform by the renewing of your mind. At ang nais ng Panginoon ay makita talaga si Jesus sa ating mga buhay. May tatlong bagay. At ang unang bagay para matransform ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isip, free our mind from worldly things. Alam po ba nyo yung isip ng tao ay napaka makapangyarihan? Kasi kung ano yung iniisip natin, naaapektuhan yung ating damdamin. Kung ano yung iniisip natin, naaapektuhan yung ating ginagawa. Kaya nga, kung masama ang iniisip natin, yung ating pag-uugali ay nagiging masama. At maging yung ating ginagawa ay nagiging masama kung masama ang ating pag-iisip. Pero kung maganda ang ating pag-iisip, hindi ba't nagiging maganda rin naman yung perspective natin, maging yung ating pag-uugali, pananalita, ay nagiging maganda o tama rin naman. Kaya nga ang unang natin dapat gawin, free our mind from worldly things. Babasahin po natin yung talata sa unang Juan 2:15-17. Ganito pong sinasabi ng talata, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sa madaling salita, ito po yung mga worldly things. Dahil ito'y opposite sa gusto ng ating Amang nasa langit. Kasi kung mahal natin ang sanglibutan, hindi natin pwedeng mahalin ang ating Panginoong Diyos. Hindi ba't madalas natin sinasabi na mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin pwedeng mahalin ang sanglibutan? Ang talata po ang nagsasabi niyan. Verse 16, ang lahat ng nasa sanglibutan ay ano daw? Yung color red letter. Ang pagnanasa ng laman. Sa English, ito yung lust of the flesh. Ang pagnanasa ng mga mata. Ito po yung lust of the eyes. Pangatlo, at ang pagmamalaki sa buhay. Ito po yung pride of life. Ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Pansinin muna natin, sa verse 15, kung mahal natin ang sanglibutan, hindi natin pwedeng mahalin ang Ama. Pangalawa, ang sinasabi dito, na yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at pagmamalaki sa buhay ay hindi nagmumula sa Diyos. Kaya nga, i-free natin o alisin natin ang mga sa ating mga isip, ang mga worldly na bagay na ito. Ano nga ba ito? Pansinin po natin, ito yung tatlong bagay na binanggit doon sa verse 16 na ating binasa, lust of the flesh. Ano nga ba yan? Ang una, ang paliwanag dyan, ito daw yung mga sexual immorality, katulad din ng pornography. Hindi ba't sa internet, sa Facebook, at sa lahat ng social media, kung hindi ka magiging maingat, napakaraming mga immoralities. Minsan sa advertisement bigla na lang lalabas. Di ba? Minsan ini-entertain. Yung iba, kiniklik pa talaga. Yung iba, dinadownload pa talaga. Pero mga kapatid, yun ay masama. Katulad ng sa sanglibutan, ito ay pita ng laman o yung lust of the flesh na kung saan merong itong mga tinatawag sila quote and quote na addiction. Talagang hinahanap-hanap na at naalipin na sila ng galitong uri ng kasalanan. Saan nagsimula? Sa panood, sa yung nanunood-nood o yung patingin-tingin, pero hindi na mamalayan, nagiging adik na at hindi na makaalis sa galitong uri ng kasalanan. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Pangalawa, ito yung lust of the eyes. Ito naman yung covetousness, envy, materialism. Hindi masama ang pera. Pero huwag lang nating mahalin ang pera na nagiging lovers of money. Na ito po yung sinasabi ng Bible na ugat ng lahat ng kasamaan. Yung kasakiman, hindi ba? Na kung saan nag-iinggit. Siyempre, yung pagkainggit daw po ay hindi natin inaamin yan kapag nakita natin mas maganda yung mayroon siya o kaya naman mas okay siya. Siyempre, yung inggit ay nasa puso na naman yan, nasa isip na naman yan, na hindi natin daw inaamin pero deep inside, naruroon na, nakinakain na tayo ng sistemang iyon. Kaya nga mga kapatid, alisin daw natin yon, kasakiman, yung pagiging mukhang pera. At yung pangatlo, ito yung tinatawag nilang pride of life. Ito yung kapalaluan, kayabangan, ito po yung self-promotion, yung gusto mo, yung sarili mo lang ang bida, yung sarili mong itinataas mo, yung sarili mo ang palaging iniaangat, love of power, mga kapatid, mag-ingat tayo. Dahil galit ang Diyos sa kayabangan, ibinabagsak yung
taong palalo. Kaya nga kung itatagalog natin yung tatlong yan, yung lust of the flesh, ito yung kahalayan. Pangalawa, yung lust of the eyes, ito yung kasakiman. At yung pangatlo, yung lust, ito yung pride of life, ito po yung kayabangan na alisin natin sa ating mga isip. Kasi kung ano yung nasa isip natin, ito yung ating damdamin at ito rin naman yung ating ginagawa at sinasabi. Kaya nga, ang lakas o makapangyarihan ang isip ng tao. Ituloy ko po yung pagbasa sa verse 17. Ang sabi niya rito, yung huling bahagi ng 16, ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Mawawala ang sanglibutan, verse 17, at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Bago ko ituloy, gusto mo bang mawala kasama ng sanglibutan? Hindi. Sa ibang salin, ito yung mapaparam. Ito ay matutunaw, maglalaho. Temporary lang ang mga bagay na sa sanglibutan. Ito yung mga kasamaan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Siyempre, gusto nating mabuhay magpakailanman kasama ang Diyos and then sumunod tayo sa kanyang kalooban. Pangalawa, tingnan po natin ito. Feed our mind with God's Word. Kung yung kanina, free our mind from worldly things. Yung mga bagay sa sanglibutan ito, alisin natin, para bang sinasabi, putting off, alisin natin, pero mayroon tayong dapat ilagay, putting on. At ito yung feed our mind with God's Word. At ang dapat naman nating ilagay o ipakain sa ating mga isip ay ano po? Word of God. Mga kapatid, ito yung kailangan nating basahin. Ang sabi nga ng Awit 1:2, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Hindi po ba't napakaganda na ang salita ng Panginoon, ito yung kautusan ng Diyos, ay kasiyahan natin. Masaya tayo pagdating sa Word of God. Minsan kasi baliktad eh. Pagdating sa social media, excited tayo, masaya tayo. Pagdating sa Word of God, lobat tayo o kaya bored tayo. Huwag po sana maging ganun. Kung paano tayo excited sa paggamit ng gadget o sa social media, dapat excited din tayo. Yung level ng ating energy ay dapat naruroon din naman. Di ba? Pagdating sa Word of God, para bang antok na tayo. Para bang ang haba-haba na ng isang chapter na binasa natin na para bang ay, nako, parang gano'n. Huwag po sana. Pero yung attitude niya dito, kasiyahan niya. Magalak o masaya siya. Naruroon yung kagalakan. Tapos binubulay niya ito araw at gabi. Talagang ito yung laman ng kanyang isip. Feed our mind with God's Word. Magtutuloy tayo sa pagbasa. Sa Awit, chapter 119:97, O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Maganda yung attitude niya kanina, masaya. Pangalawa, mahal niya ang salita ng Panginoon. Mahalin natin ang salita ng Panginoon. Hindi ba't kung mahal natin ang isang tao, may time tayo? Hindi ba't kung mahal mo ang isang bagay, mas lalo kung bago? Hindi ba't talagang masaya tayo na may time tayo? Ito rin naman eh. Dapat mahalin natin ang Word of God. Araw-araw, sabi niya, nabanggit na naman araw-araw, sa maghapon, ay siya kong iniisip. Talagang ini-impute natin, inilalagay natin sa isipan natin ang Word of God sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, pagbubulay-bulay po nito. Siyempre, sinusunod din natin ang kanyang mga salita. Isa pang verse, sa verse 103 naman, ang sabi naman niya dito, basahin nga po natin, o kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, lasa nitong tinataglay. Alam po ba niyo yung pulot? Hindi po napulot, ha? Yung pulot, ito yung honey sa English. Parang yung tawagan ng mag-asawa, honey, di ba? Ang idea ng honey ay sweet, di ba? Naruroon yung matamis at masarap kainin. Para bang isang pagkaing favorite mo na hinahanap-hanap mo, talagang gustong-gusto mong kainin, namnamin. Kasi masarap, matamis, at favorite mo. Sana maging favorite natin ang Word of God. Sana sa ating panlasa, hindi ito matabang. Ngunit ito ay matamis na hinahanap-hanap natin. At ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Hindi ba't yung sinabi rin ni Jesus, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa
tinapay o sa material o sa pisikal. Hindi lamang na ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito rin po, dapat balance. Kung paano tayo aware sa ating physical, ganun din naman sa ating spiritual, at ito po yung mga salita ng Panginoon na pinakakain natin sa ating pong mga buhay. Tingnan po natin ito, feed our mind with God's Word. Meron isang pattern na alam kong alam natin ito. Ang principle ay ito, input, output. Tama po ba? Alam ko, ito yung ginagamit natin sa computer, kahit sa mga cellphone, sa mga memory natin, kung ano yung input, ayun din yung output. Natural, kung ano yung ipinasok mo, ayun yung lalabas. Sa ating buhay, kung ano yung ipinapasok natin. Kung worldly things, tingnan mo yung bibig natin. Diba? The way we speak, kahit yung biro, nagiging pangit. Kasi worldly. Pero kung word of God, nagiging maayos, nagiging kapakipakinabang, di ba? Garbage in, garbage out. Ito yung lumang term daw noon. Yung kung ano yung inilagay mo, kaya ang ginamit, basura, no? Garbage in. Siyempre, sabi nga, wala namang taong gustong tapunan ka ng basura sa iyong bahay, sa iyong gate o sa iyong pinto. Magagalit ka. Isipin mo, basura, itatapon sa iyo, papayag ka ba? Hindi. Pero alam ba nyo, minsan yung mga basurang kaisipan, hinahayaan nating ipasok sa atin. Tapos tuwang-tuwa pa tayo. Dapat i-reject natin eh. Kung paano yung virus na ayaw nating ipasok sa ating katawan. Siyempre, ito rin naman yung virus ng kasalanan na kung saan huwag nating hayaan ipasok sa ating mga isip, maaapektuhan ka. Yung virus nga, magkakasakit ka. How much more yung kasalanan na ipinapasok sa ating isip, sisirain ng iyong buhay, ipapahamak ka niyan, mga kapatid. Kung hindi tayo pumapayag na yung basura nila ay itinatapon sa atin, dapat wag din nating hayaan na yung basura ng mundong ito, ng kasamaan at kasalanan, kahalayan, kayabangan at kasakiman, katulad ng sinabi ko kanina, ay wag nating hayaan na ipasok sa ating mga isip, i-filter natin, salain po natin, mga kapatid. Dapat yung Word of God ang siyang pinaka-standard natin. Alam ba nyo, your life will never be the same. Sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 8, mga kapatid, pansin niyo ha, yung naka-highlight, dapat maging laman ng inyong isip. Isip na naman eh. Dapat ito daw yung ilagay natin sa ating isip. Kasi kung ano yung nasa isip natin, naaapektuhan tayo. Kung ang isip natin ay palaging problema, di ba, naaapektuhan tayo. Pero kung ang isip natin, Word of God, di ba, nagiging masigla naman tayo. Ang laman ng inyong isip, ano daw? Ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. May walong bagay na binanggit po dyan, na kung saan, sa Word of God, ito po ang nagiging laman ng ating mga isipan. Ang sabi nga ng talata, Joshua 1:8, this book of the law, alam kong familiar tayo dito, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Pagbulay-bulayan daw po natin, araw at gabi, so that you may be careful to do, para magawa natin, according to all that is written in it, upang masunod natin ang lahat. Pinabasa natin, pinagbubulay-bulayan natin, at maingat po nating sinusunod. At ano po ang resulta? Napakaganda ng resulta po nito. Ang sabi niya dito, for then you will make your way prosperous. Sa Tagalog, magiging masagana ang iyong buhay. Di ba po? Gusto nating maging masagana, and then you will have good success. Lahat tayo ay gustong maging successful, maging matagumpay. Sa Tagalog, upang maging maginhawa at matagumpay ang iyong buhay. Kaya ka nga nagtatrabaho dahil gusto mo maging matagumpay. Kung bakit ka nag-aaral mabuti, di ba? Gusto mo maging matagumpay. Kung bakit ka nagsisikap sa iyong business o sa iyong ginagawa, hindi ba ang lahat sa atin ay gustong maging matagumpay? Alam po ba nyo, ang isa sa mga susi ng tagumpay, yung Word of God. Sundin po natin at ang Panginoon sa kanyang mga pangako ang nagsasabi po nito ng tagumpay. Hindi lamang yan sa material, ngunit higit sa lahat sa spiritual, yung buhay natin ay nababago at nagiging kagamit-gamit, pagpapala at kalwalhatian din sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ito yung isa kong nakita sa magandang kaisipan patungkol sa Bible. May mga emergency hotlines.
Hindi ba familiar tayo dyan? Nagme-memorize tayo ng mga phone number kasi may mga emergency. Kapag may sunog, alam natin kung ano yung tatawagan natin. Kapag walang tubig, alam natin kung ano yung tatawagan natin. Kung biglang nawalan ng kuryente, di ba? Alam natin kung ano yung tatawagan. May mga emergency hotlines naman talaga. Kung may mga, yung mga krimen, alam natin kung ano yung dapat nating tawagan. Kasi ito yung mga bigla na hindi mo inaasahan minsan eh. Alam ba nyo, ang Bible ay punong-puno ng mga talata. Talata. Na kung saan, basahin natin, kung ikaw ay stressed, tingnan na lang natin dyan sa PowerPoint. Worried, lonely, disappointed, bitter, sin, discouraged, losing hope, sick, sad, in danger, scared, lacking faith, negative, broke, yan, betrayed, hurt, di ba? Nasasaktan, di ba? Ang sakit, di ba? Okay, may mga talata, mga kapatid, hindi ka makatulog, may mga talata. Ipinapakita, mga kapatid, yung kahalagahan ng Bible. Siya nga pala, kumusta na po yung Bible reading natin? alam ko na one chapter a day, di ba? Patuloy po tayo. Kung kaya nga ninyong higitan pa ron eh, why not, di ba? Ang point, consistent natin itong ginagawa. At ito po ay para rin sa ating kabutihan. Ito po ay libre, 24/7, at anytime, anywhere, pwede kang tumawag sa Panginoon. At available ang Panginoon. Ang tanong, kung available rin ba tayo na mag-pray at magbasa ng kanyang mga salita. Pangatlo at panghuli, focus our mind to Jesus. Kung yung una, free our mind from worldly things, alisin natin yung mga bagay na nasa mundong ito. Pangalawa, ang dapat natin gawin ay pakainin, ilagay natin yung Word of God sa ating mga isipan. At yung pangatlo, ituon natin. Huwag na nating alisin yung ating mata. Kumbaga, nakafocus na siya sa Panginoon, huwag na nating alisin sa ating Panginoon. Kasi maraming distraction. Basahin natin ang Hebrews 12:2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Kanino daw tayo dapat tumingin? Sa ibang salin ay fixing o focusing our eyes unto Jesus. Yung ating isip ay nakatuon, nakapako, nakapirmi na. Huwag na nating alisin. Kasi sa mundong ito, maraming distractions. Maraming aagaw ng iyong atensyon. Totoo yan. Sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sa iyong pagbabasa ng Bible, totoo, maraming mga umaagaw ng atensyon. Maraming ingay, maraming kaguluhan. Napilit na ilalayo ka sa Panginoon. Pero dapat nakafocus ang iyong mata sa Panginoon. At kung nakafocus ang iyong mata sa Panginoon, kahit may mga hadlang man iyan, makakapagpatuloy ka po. Hindi po ba napakaganda? Minsan, ang problema natin ay sala sa init, sala sa lamig. Minsan mainit, minsan malamig, di ba? Hindi dapat ganun eh. Dapat consistent tayo. Meron akong isang narinig na quote, ganito po ang sinasabi. If you look to una problems, you will be discouraged. Madalas ka bang nadi-discourage? Bakit? Problema ang tingin mo. O kaya naman, if you look to others, you will be disappointed. Madalas ka bang ma-disappoint? Meron akong isang narinig dyan. Bakit natitisod ang tao? Kasi nagtampo. Bakit nagtampo ang tao? Kasi natisod. Magkasama daw po yun. Kaya nga, para hindi tayo matisod, tumingin tayo sa Panginoon. Hindi ba't nakakatawa minsan? Titingnan natin yung tao, hindi rin naman siya perfect. Meron din kahinaan. Totoo naman. Pero ang point, kaya nga kay Jesus tayo mag-focus. Makapagpapatuloy ka. Kung sa problem, madi-discourage ka. Kung sa tao, mayroong mga disappointment talaga. Kung sa sarili mo, yan, madi-depress ka. Nasubukan mo na bang madepress? Naaawa ka sa sarili mo, nagsiself-pity ka, kawawa naman ako, di ba? Wala akong ganito, di ba? Nagdadrama na naman tayo. Yun ang magiging result. Pero, if you look to Jesus, mga kapatid, look to Jesus, you will be delighted. Magkakaroon ka ng kasiyahan. Magkakaroon ka ng encouragement. Makapagpapatuloy ka. Dahil ang Panginoon, He is the founder, He is the perfecter of our faith. Siya ang nagpasimula at Siya ang nagpapasakdal ng ating pong pananampalataya. Tingnan natin ito sa pagpapatuloy ng focus our mind to Jesus. Paano nga ba natin gagawin yon? Una, think about His love. Ang balagi nating isip yung pagmamahal ng Panginoon. Imagine mo, gaano kami mahal
ni Jesus. Ako'y makasalanan, ako'y hindi karapat-dapat, pero minahal niya ako ng gayon na lamang. Hindi ba't enough yun para ikaw ay ma-encourage na makapagpapatuloy na mayroong Panginoon na talagang nagmahal sa iyo at nagbigay ng, ng kanyang buhay para sa iyo? Hindi ba't may awit din yan, think about His love. Pangalawa, remember His promises. Palagi nating alalahanin ang kanyang mga pangako. Napakasarap ng mga pangako ng Panginoon. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi ba? Nakapagbibigay sa atin ng encouragement yon. Ang pangako ng Panginoon ay hindi napapako. Hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Kapag sinabi ng Panginoon, gagawin ng Panginoon. Patuloy nating alalahanin ang kanyang pangako. Pangatlo, look for eternity. Yung focus natin ay hindi sa mundong ito na pansamantala. Hindi ba't lahat ng bagay naluluma, nasisira, pinapalitan? Hindi ba't nag-e-expired? Di ba ang mga bagay na ito katulad ng ating buhay tumatanda? Totoo naman talaga yun. Yung bahay naluluma, kailangan i-repair. Yung gadget, ganun din naman, na pinapalitan. Pero look for eternity rin naman. Na yung mata natin, ang sabi nga, hindi tayo nakatingin sa bagay na nakikita. Kaya nga yung faith, not by sight. Di ba? Walk by faith, kaya yung team natin. Kaya nga, yung eternity na may irong lugar na inihanda ang Diyos sa atin. At ito yung langit na magpakailan pa man. Dito sa mundo, may problema, may suliranin, at may karamdaman, may pangangailangan, may sakit. Pero yung eternity sa piling ng Diyos sa langit, pangwalang hanggan na kasiyahan at kalawalhatian. Kaya nga, focus our mind to Jesus. Tumingin din tayo sa pangwalang hanggan. Kaya nga sa ating pong pag-aaral na ito, renewing our mind, what you hear, sa isip yan. What you see, sa isip na naman yan. What you think, sa isip. What you say, sa isip. What you do, sa isip. Kaya nga, hayaan natin yung Diyos ang magbago sa ating mga isip. Kaya nga mga kapatid, katulad nung translation sa Tagalog na binasa ko kanina, hayaan ninyo ang Diyos ang magbago ng inyong isip. Dahil ang Diyos lamang talaga ang tunay na makapagpapabago. Dahil yung ating naririnig, yung ating nakikita, yung ating sinasabi at yung ating ginagawa, ang lahat niyang yan ay connected sa ating mind. At kung ano yung iniisip natin, talagang yun din naman ang nakikita sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung talata natin, ang sabi niya dito, then you will be able to test and approve what God's will is. Di ba nagtatanong tayo ng mga God's will? Sa mga young people, sino ba yung God's will? Di ba? Talaga naman. God's will ang palaging hinahanap natin. Totoo yun. Kasi yung will natin, napapahamak tayo at nagkakamali tayo. Kahit naman sa, hindi lamang ito sa young people, kahit sa mga parents na katulad ko, tatay, nanay, lolo at lola, hinahanap natin yung God's will. Paano nga ba natin malalaman ang God's will? Kapag maliwanag ang ating isip sa kalooban ng Diyos na binago niya. At ang God's will, makikita natin, His good, una, pangalawa, pleasing, and perfect will. Ito po yung God's will, mga kapatid. Gusto natin ng good, pleasing, and perfect, hanapin natin ang God's will. At ito yung resulta ng transformed mind. Bali sa ating pong ginawang pag-aaral, tatlong bagay, at makikita po natin ito, free our mind from worldly things, feed our mind with God's word, and focus our mind on Jesus. Tayo po ay mag-pray. Ama naming Diyos, maraming po salamat sa araw na ito, sa iyong mga salita. Ang aking nga pong samot panalangin, baguhin niyo nga po ang aming mga isip. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Hindi po namin ito kaya. Napakaraming mga bagay ang sanglibutang ipinapasok sa aming buhay. Pero Panginoon, ang iyong salita nga po ang ilagay namin at kayo rin po ang makapagpapabago sa amin nga pong buhay. Salamat po, Panginoon. I-bless nyo nga po ang aking mga kapatid sa Escape, sa mga taga-Baluyot. Pagpalain nyo rin po sila, ingatan. Maging dito nga po sa Valenzuela. Pagpalain nyo rin po. Pagalingin sa mga may karamdaman. Palakasin ang mga kahinaan at ipuprovide nyo nga po, Lord, ang aming mga pangangailangan ito. Salamat po. Maging sa iyong kabutihan, sa iyong mga gagawin, maging sa isang buong linggo na naman ng aming buhay, hawakan nyo nga po kami. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyong ito sa kanyang mga salita.
pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh magpakailanpaman. Amen at amen. God bless you all po.